First Blacklist Rivals, presented by Multivitamins Herbal Active, Cherry Mobile at Kodashop. Iba yung mga tumatong mo yun. Kami pa rin magiging shoutcaster nyo for this series. Ako si Pakbet. Ako naman sir, mga kaibigan, Archangel Esports versus Blacklist Rivals. So grabe yung game number yung ano, series 1 ha. Grabe, mabuto 1 talaga. Iba yung game number 3. 2-1 talaga yun. Game number 3, pero dito, ano sa tingin mo ang magiging storya nito? Possible ba tayo sa game number 3? O mato 2-0? Kung sakaling magkakaroon ng 2-0, sino dito? Tingin lang. Tingin mo pag 2-0, pwedeng Archangel. Pwedeng Archangel, no? Pag 2-1, pero kahapon, ang nangyari sa Archangel, walang pinanalo Archangel kahapon, no? Meron. Last series. Okay. Kalaban nila yung level. Uy, malakas yun. Ito na nga. Barats tsaka Brody ang patito ng Blacklist. Eh Brody, ay ano, may... Okay. Lunox first pick o kaya Natalia para sa Archangel. Oo, Natalia. Uy, sanay sila dun! I pick nila yung Natalia dito. O kaya ano agad? Uy, nawala. Nawala. Ayun na, nag-reset lang, nag-reset. Pwede silang mag-Lunox pre. Pero maganda dito, Natalia. I pick ng ano, ng Archangel yung Natalia. Natalia sobra, no. Shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan. Pag umabot tayo 1,000 shares, may bigay tayo 1,000 diamonds. Uy, okay yan. Okay yan. Shoutout sa mga tropa natin sa Kumu. Team Level, shoutout sa inyo. Kala Ina, kala Carlene, kila Jollibel. Shoutout sa inyo. Hindi ko na kayo may isa-isa. Basta shoutout po sa inyong lahat. And eto na, ang Blacklist Rivals. Ano nga bang pwede nilang kuhanin? Pwede sa kumuha ng ano dito? Kunin na siguro nila yung Natalia dito. Basha Natalia, pwede. Kasi pag nag-Natalia pa ito, Archangel, napakakati na. Okay. Si Lena Natalia para sa Archangel dito. O, kasi hindi na pwede kumano ito eh. Pero, Galit. Pwede. Pang early dito sa ano. Galit ano pa? Sa Esme. Natalia ang pinakamaganda para sa kanila. Kasi ang ganda nila mag-initiate din. Kasi may hirapan sila pag nag-Natalia pa sila pre. Kasi si Lena sila eh. Hindi, okay lang. Pag ano, mo, pang, i-off mo yung ano? Hindi, pag ano lang naman, pang-poke lang ng Natalia. Pero tabs dito ang kukunin ng Archangel. Mayraman talaga sila pag nag-Natalia sila dito kasi pamaminus 1 na agad yung isa. So possible, wala na sila magsisilbing tank. Depende na lang kung si Yami magsisilbing tank nila dito. Pwede nilang gawin yun, di ba? Pero third pick ng Blacklist Rivals, ano kaya? Pwede silang kumuha na ng support dito or pwede na silang kumuha ng core. Kasi okay na naman sila sa offlaner, pwede sila kumuha ng isang offlaner na export, ganun. Diba? Siguro, pwede na sila kumuha ng... O kaya, Helcurt, oo, maigi yan. Kasi ito si Basha, pwede itong offlaner eh. Diba? Nako, tingnan natin, mga kaibigan, sino nga ba mananalo dito? Archangel or Blacklist Rivals? Comment nyo lang dyan sa ating comment section. And sali kayo Just ML Battalion kasi doon mamimigay si Direk Popeye ng 1K diamonds pag umabot tayo ng 1K shares. Ito na, kayo ba ng Blacklist Rivals dito? Pang ano siguro? Actually, ano yun eh, pang kontra yun dun sa ano, Helcurt eh. No? Pag nag-Dark Nightfall siya, possibility nun, nung Akai, may ikutan agad. And ano, lalapitan niya yung core niya para kung sakaling pasukin man yung core, mausog at mausog kasi palabas. Pag na-silence ka, pwede kang umisog eh. And for the Helcurt, magkakaroon tayo ng patch dyan. Uh-huh. Which is, hindi na nakaka-silence yung first skill first niya. Skill. Depende na lang pagka mag-uulti ka. Tama. Pagka nag-uulti ka, dun tatama yung first skill. Pero ang effect na lang ng first skill niya will be slow. Oo, tama. Yan. Mas maganda yun kasi easy tama. Oh, easy tama eh. Kaso, wala silence. Walang silence, slow lang. Silence. Kaya okay rin yung retry dito para sa mag-iiba na yung ano, mag-iiba na yung atake ng Helcurt ngayon if ever na pumasok yung patch. And this coming patch magkakaroon din tayo ng ano, physical and magical damage coming from Kimi. So abangan niyo yun. Pambagong meta na naman yun. Baka maging support Kimi. And Terisla for physical attack. So marami magbabago. Alice. Marami magbabago guys. Lancelot para sa Archangel. Kompleto na lahat ng Archangel dito. Ito na lang Blacklist Rivals yung nangyintay dito na last pick. Ano kaya last pick nila dito? Kuha sila Panel. Isa pang attack. Kuha pa sila isang damager. Lancelot dito. Pwede naman Ling eh. Parsa. Okay na Parsa dito. Parsa na. Postport na lang pala dito para sa Blacklist. Tingin mo Pax, dun sa limang picks dito ng ano, Archangel Esports saka Blacklist Rivals. Maganda yung hero dito na Archangel. Kasi kung sakali man pumasok dito yung ano, yung Helcurt, pwede siyang labanan dito ni Saksak. Ayun yung Tamos pala, yung Tamos tsaka yung Kali dito.
Parang mahirapan siya gumanti dito sa mga gilid kasi para kasi ano eh, nagkokontrahan na lang sila sa picking spray. Isipin mo, kumuha ng Farsa dito, counter 'yun nung ano, nung Selena. Tapos pag pumasok si Iso naman, ready naman din pumasok si Leviathan kung sakali, tapos meron pang Esmeralda. Pag pumasok Esmeralda, papasok na rin tong isa. So, depende na lang, wag lang talaga. Lang talaga. Wag lang talaga sila mag-iisa-isa. Ito 'yan, pinakaunang mamatay na ano, core. 1 minute or 2 minutes, hanggang 2 minutes. Ayan na, doon natin malalaman kung sino yung pwedeng lumamang ng early stage. Yun talaga yung lalaman ng early. Oh, syempre, yan. This series 2 is brought to us by Multivitamins and Ervon Active. Share nyo na yung stream natin and Cherry Mobile and Condo Shop. Maraming maraming salamat po. 1,000 shares equivalent to 1,000 diamonds na mibibigay sa ating Just Emel Battalion. Kaya sumali na kayo. Oo. Ito na nga. Ito na, hinahintay na. First, you know, first 3 minutes? 2 minutes, 3 minutes. Wow, ano? 2 minutes, 3 minutes. Oh, 2 to 3 minutes. Tignan natin kung sino nga bang mabibigyan dito. So, welcome to our Series 2, Archangel Esports versus Blacklist Rivals. Pakilala ko lang Archangel Eason para sa kanyang Alice. Saksa naman sa Lancelot, Yami sa Khaled, Yasuo dito sa Slams, and Escalera for the Selena. At para dito sa Blacklist Rivals, sa Azzy dito para sa kanyang Basha. 2 dito para sa kanyang Cho. Riddler dito para sa kanyang Hellcurt. Mm-hmm. Leviathan dito para sa kanyang Esmeralda. At Kyla Jossa dito para sa kanyang Parsa. Actually, kahapon nakakita tayo ng ano, Alice na naka... Ano tawag doon? Avarice. Sobrang bilis ng sobrang item, bilis. Eh, no? Sobrang bilis nun talaga. So, tignan pero natin dito. Pero dito nakamana siya. Oo. Which is a damager talaga yung gusto niya. Impure medyo reach. Lugi dito yung Chua. Mm-hmm. Kasi long range siya doon. Tapos may skills pa siya na ibibitaw. Nakakain niya pa. Yung show naman si Yami hinahanap. Ganda ng positioning dito ni Yami na naman eh, no? Oop! Kamali sa kabila yung pindot niya. Flicker out naman siya dito. Disengage. Pero dito yung Lancelot. Oop. Ayun lang. Nagkakakitaan lang sila dito. Oo. Pero kailangan na dito mag-jungle ng Lancelot ah. Oo. Pagka-clear niya na Nel, yun. Pabago ako nung next match natin sa baba. Thank you. Oh, thank you. Yan! Napakalupit. Next play, Salty versus Kingpins. Series 3 natin yan, kaya abangan. Pero Asi dito, mukhang mapapatay pa na Escalera. Disengage lang sila. Si Riddler naman, ipapalag din naman. Kaso kumukuha pa siya. Medyo mabilis naman yung pagkuha nila dito. Meron mabilis, siyang helicopter. Di maharapan. Mahirapan din. Apat yung nandyan sa kanila eh. Kaso tinamaan! Patay ka na dyan, sir! Nako. Patay ito. Patay yata. Uy! Yun lang! Kinakalmot! Hindi kinalmot! Sayang yun. Hindi natira ni Yami. Oo, pero kung natira ni Yami. Oop. Kala ko tatamaan na naman eh. Sayang yung pagkakataon na yun. Possible kill sana yun sa Archangel. Pero, 2 will go down. Saksa getting a kill. 1-0 in favor of Archangel. Medyo mababa pa naman yung mga bagay-bagay na nangyari dito. Pero ang good thing, mamamaximize nung bottom lane yung gold. Ito medyo lugi rin tong Esmeralda sa Tamos. Oo, nako. Kailangan pa niya magpa-item eh. Si Yami kasi naka-tank build na naman eh. So, tingnan natin. Didikitan niya lang yan. Si Yasuo, maganda position. Yasuo, mabawasan niya. Ayun, balance kill yan. Pwede niyan labanan yan. Sakit talaga ng Tamos. Masakit talaga yan, men. Tapos meron pa siyang Purify. Hindi basta-bastang mapapatayan. May contract Inferno pa siya, if ever. Kasi level 5 na rin naman siya dito. Top lane naman in XP lane yun. So, mararamdaman talaga yung sakit. Parehas naman silang level 5. Pero tingnan lang natin kung sino nga naman yung lalamang na Cormon, di kang pang tamaan dito. Tingnan mo yung pwesto ni Yami, no? Masyadong advanced, pero alam niya sa sarili niya na mabubuhay naman siya. Hindi, tinitignan niya rin kasi baka minsan yung Hellcurt eh, para masabayan niya kung saan gagalaw. Ayun yung vision na kailangan ng Archangel Esports. Which is good for them. Ginagawa niyang kakampi. Ginagawa niyang sariling, ito na, nagpadilim na dito. Buhay pa din, sir! Medyo makunat dyan! Nalaban, level 4, nakuha niya pa yung red dito, ha? Okay, sir. Pero tingnan natin kung makakatakas. Flicker out para kay Yami. Nakatakas ba dito? Escalera. Si Kyla Jossa, hinahabol si Yami. Yami, here comes inahabol. Shunpu. Panghabol niya ba dito? Here comes Season. Naku. Uy, di nakadash dun, ha? Ginit kundo niya agad yung pader, eh. Hindi nakadash. Naku po. Sayang yan. Pero... Galing grabe si Yami dito. Ang ganda ng positioning niya. To the point na nakuha niya pa yung red buff, pwede niya pang patayin yung Hellcurt. Sadyang masyadong marami lang yung tropa doon ng Blacklist. Oo, tama. Grabe rin talaga yung si Yami. Alam niyo talaga kung saan siya pwesto. Tiga mo, tinatawon niya na. Sobrang tinatawon niya na. To the point na parang wala. Pag ito, walang nakuwang buff si Riddler. To the point na parang kakampi niya na si Ayun. Riddler. Ayun. Ano? Parang, sige, magkampi naman tayo. Okay lang yan. Pero tignan natin dito sa mid lane.
Ito na si Yami. Walang tinamaan ng bias sa laro dito si Escalera. Si Saxa naka-ready na rin for the damage. May tao sa bandang Gedli. Naglalaban sila doon. Nung minion. nung side. Ay, tinamaan na bias sa laro yung back siya. Tinamaan ba? Nakailag ata eh. Nakailag. Pero dito, patay, parang patay yung galaw masyado ng, ano, ng blacklist. Kasi ginagawa ni Yami dito kanina. Hindi ganun ka-aggressive, no? Matalang ito Saxa, pinapasok na sa tower. So katulad nga nung sinabi mo, mas okay na kumuha pa sila ng isang corno. Oo, isang carpet. Maliban kay Hellcurt. Kasi madaling tauhin, lalo na kung ngayon lang yung magiging corno. Mm, tapos yung mga kalaban mo pa dito, may Thomas, tsaka Khalid na tank. And plus the vision. Plus the vision coming from Yami. Malaking dulot yun para sa Archangel Esports na hindi na makapag-farm yun nasa ano nila, mid or yung core nila. Alam kasi ni Yami kung saan man gagaling yung Hellcurt kasi lagi niya sinusundan. Tiga mo, hindi na siya naalis dyan. Oo, oh, dyan na lang siya. Dyan na lang ano, siya sa pwesto na yun. Oo. Oh, kunyari, anim sila. Oop. Isa pa to, si Kyla Josa. Hirap din siya mag-feather airstrike kasi sure kill siya, sure hit siya dun sa ano. Sa ulti ni Yami, tsaka sa pana. Tsaka sa pana. Pag tinamaan ka ng pana, ultihan ka ni Yami, is over yun. Tignan natin, 7 seconds bago mabuhay. Ang turtle dito, Way of the Dragon, nag-connecta na, pero papatayin pa rin. 2 will go down, no. Pero mabubuhay yung isang kakampi. 2, na yan na. Uy, boy pa. Ayun na, dali. Napitik. Napitik. Si 2 dito, eh, mamamaalam. Si Yami dito, iyakap si Riddler. Hindi na kayan. Uy, ang sakit! Ang sakit naman nun. Sakit talaga. Grabe naman yung damage ni Yami. Direct pating niya ako na item ni Yami. Wala. Umaasa lang siya dun sa passive nung ano. Passive nung tank. Tsaka yung, ano, yung first kill niya napakakate. Okay. Okay. Parang ano, parang masasabi mong parang siyang si Hilda. Parang ganun yung nangyayari ngayon. Parang ginawa ngayon, Hilda. Parang ginawa siyang Hilda ngayon. And wala siyang pakialam eh. Kasi nakita mo, minamicro-micro niya lang eh. Tatakbuhan niya lang. Hindi naman siya mahahabol eh. To the point na naubos na yung skill ng Blacklist Rivals. And ready na mag-engage. Tinamahan pa na Binz sa laro dito. Tingnan natin kung lalaban pa rin ba ang tropa ng Blacklist Rivals. Disengage sila kasi wala nang mga lalaban, skills yung binigay. Lalaban. Uy, pinasok dito mga kaibigan. Eason will get a kill. Pero here comes Saxa. Magbibigay ng damage. Napatay pa yung dalawa. Double kill para kay Eason. Tag isa sila. Nakita mo, patay na yung isa, dumating pa yung isa. Ngayon, tag-isa na sila. Oo, tag-isa. Tapos grabe double kill pa yung napunta. Ito pa. May blue buff pa siya dito. Ang daming pera na Eason, sir. Oo. Nahihirapan dito yung blacklist. Nalaglag kasi agad yung Hellcurt, pre. Oo, kasi yung Hellcurt dito, hindi nakagalaw. Sa ginagawa ni Yami sa kanya. Si Yami, maganda galaw. Ginagawa, binabos-bohasan lang siya eh. Ito pa. Mukhang Archangel Esports, magandang ano, mulat ng mata. Magandang gising. ML na ML. Yami, sinasalo lahat ng damage. Sinamaan pa ng Abyssal Arrow. E di subukan, pagmasdan, kung mapapatay pa nga ba nila dito, Yami? Tinamaan na naman ba? Hindi, sir. Mukhang Riddler. Oop, uy, my na. G. Asi. Patay. Nakita. Yung thumbs dito, naglabag ng Revitalize. Pero tatamaan ng Abyssal Arrow. No, sir. Medyo kapos yung Abyssal Arrow na yon. Pero papasukin ba ni Yasuo? Meron dito si ito na, ano, na Way of the Dragon kung sakaling mag-asim siya. So, uy, tinamaan pa. Tinamaan ulit. Naku. Doon sa mga tropa nating ano dyan, next play. Second, third series, may laro sila kalaban ng Kingpins, kaya share niya na yung stream. Eto na. Si ito nahihirapan na rin dito sa bot lane. Ang dami ng item niyan, pre. Level 10 pa yun. Oo. Nako, eto pa. Tinamaan. Oh, tinamaan pa! Pwede mag-ulti, pero may purify ito, ha. Hinihintay niya mag-proc, sayang eh. Pag nag-proc yun, ang bala kasi nila dito, mag-proc lang yung ultimate purify. Ni ano, sa, yung purify para dun sa Abyssal Arrow. 3. Isa pa? Op, makuna at maghilang yan eh. Uy, wala tinamaan si Leviathan. Wala na. Nahirapan sila. Uy, tinamaan! Tinamaan pa! Papasukin na eskalera. Oh, pero gumigulong eh. Oo. Ready lang. Nahirapan pa mesa dito yung blacklist. Saka yung Alice pick kasi men, sobrang ano, sobrang ganda nung pick nila nung pag-in. Oo, may pang-in sila na. Oo. In and out nga actually. Diba? And halos lahat sila kaya magbigay ng damage. Nandun yung Thams, nandito yung Khalid, nandito yung Selena. Nandito pa yung Lancelot. Teka mo, inaalisan na siya eh. Pag nagbababad pa siya dun sa ultimate ni Eason, the more na nandun ka, the more na masasaktan ka. Tama. Ito pa oh. Teka mo yung positioning ni Yami kanina pa yan eh, no? Kaya nga, lagi niya sinisilip yung ano dito. Ito pa, tinamaan! Leviathan will go down. Apat na lang yung natitira dito para mag-defend sa Blacklist Rivals. 9-1 ang ating score. Nakakaisa pa lang. Nako po. Tignan natin. 78 seconds bago mabuhay. Ang Sanctuary Lord, mga kaibigan. And middle turret dito. Abyssal Arrow will not be connected. Pwedeng pasukin ni Eason.
Pwede rin silang gumaw kasi may mga damage na naman sila dito. And eto na, pinasok na ni Izon. Wala na siyang pakialam dito. Abisar araw, hindi tatama-tama. Padilim lang para sa kanila. Kyla Josa, buhay pa rin! Nakapag-Winter Transit plus Flicker out! Wala na silang skills. So pwede nang pumasok dito ang Archangel. Here comes Yami. Eto, sakto pa doon. Pero saksa nakakuha ng kill. Riddler will go down. Asi, sasama pa nga ba? Tingnan natin kung papalag pa din dito. Si Leviathan, wala nang buhay yung tatlong players. Sinipa. Ako po, Way of the Dragon pero maling direksyon. Pero napatay pa rin nila. Mapapatay nga yung dalawa. Napaganda pa mga kaibigan. Yami and Thams will get the kill. Grabe. Isa na lang yung natitira. Grabe yung pasok ni Sasa doon. Tinusok niya yung dalawa agad. Mm-hmm. Kaya minus 2 talaga yung blacklist dito. Samantala ito, binabasag na dito. Si Riddler, mabubuhay pa si Riddler eh. Mabubuhay pa. Tsaka si Kyla Josa. So, magagawa pa nila mag-defend dito. Ang problema, mababasag lahat. Mm-hmm. I mean, dalawa lang pala. Dalawa. Pero malaking bagay yun. Pero lalabas yung Lord dito. 10 minuto pa lang, Min. 10 minuto pa lang, basag na yung ano. Yung inhibitor turret dito ng ano ng Blacklist Rivals and dalawa pa lang inapapatay nila and coming from to yun. Mm-hmm. 'Di ba? Galing sa Chou. Si Riddler ano, hindi pa makapatay. Nahihirapan si Riddler din pumasok eh, masyadong snowball dito in lands. Tsaka kung papasukin niya si Isun dito, igupal na siya pabalik ng buhay nun. Ang problema pa dito, hindi nila mabigyan si Yami. Oh, kaya hanggang si ngayon Yami. Nagtatapang pa din. Pag di mo talaga nabigyan yung ano, yung tank, nako mahirapan ka talagang ba. Tank support, pag di mo nabigyan yan, matik, bubulihin ganyan hanggang matapos yung laro. Mili din kasi yung Hellcurt, eh. Mahirap din tapatan talaga yung and palit. Once you go in, you cannot go out. Mm. Sa Hellcurt, yun yung magiging problema doon. Kaya kung sakali mang papasok ka, siguraduhin mong ubos yung skills nila. Tama. Nako po. Ito na nga, mga kaibigan. Habang sinisimulan ang Sanctuary Lord, eh grabe yung pressure ng Archangel Esports no buff for the Blacklist Rivals dahil kinukuha na nila and Eason patuloy-tuloy so, ang kanyang ano, ang kanyang pagfa-farm. Ito na, nakuha na ni Saxon Lord. Ito pa. Nakuha na yung Lord. Pwede nang sabayan. Okay, item check nga tayo direct para dito sa mga players nito. Saksa, tingnan natin yung pera. 10.1K, sobrang baba nung pera ng Hellcurt, man. Oo, kalahati. Kalahati nung pera. And actually, mas malaki pa yung pera ng support, which is the Escalera. Escalera, 5.7. Mm-hmm. Sobrang baba nung pera, wala siya nakakuha ng sources dito. Oo, medyo nahirapan talaga siya dun sa ginagawang pang-aagri ni Yami. And ito, dito natin makikita kung madedepensahan nga ba na Blacklist Rivals to o tatapusin na ng Archangel. So, isang Dark Knight Falls and the Feather Airstrike ang mangyayari kung sakali man. Pero tingnan natin dito. Ayun na, umaatake na. Mukhang hindi na nila ibibitaw. Ito na, Dark Knight Falls, mga kaibigan. Inaatake lang, pero walang tatama na Bissell Arrow. Pero tatapusin na ng Archangel Esports ang ating game number one. Grabe yan. Masyadong nagap yung Hellcurt sa to the point na hindi na siya nakagalaw. Di na ka mo nakabangon. Di na siya nakagank. Dalawa yung kills lang na nagawa. Doon pa sa offlane nila. Oo. Doon pa sa Chou nila. Sa Chou pa nila nang galing. So, medyo nahirapan sila and comment dito para sa akin si, ano, si Yami. Yami. Kung hindi dahil sa ginawa niyang pressure tsaka sa vision. Kasi vision plus, plus pressure, nagiging maganda for the Archangel and Saxa. Nakita natin dito na nakapag-farm na nakapag-farm. And Yasuo, tinapatan yung Esmeralda men. Sobrang ganda nung, ano, nung positioning nila doon. So, tingnan natin, mga kaibigan, sa ating game number 2. Kung ano nga bang mangyayari at kung sino nga bang mananalo dito. So, wag kayong alis. Magbabalik. And just time out.